Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa Filipino ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pag-uulat ng naobserbahang pangyayari sa pamayanan at paggamit ng palatandaan sa pagbibigay ng kahulugan. Ikalawang markahan, ikaapat hanggang ikalimang linggo. Sa pagtatapos ng aralin ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang makapag-uulat ng mga naobserbahang pangyayari sa pamayanan at makagagamit ng pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahulugan. Bago tayo tumungo sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Piliin sa loob ng kahon ang wakas sa sumusunod na talata. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang inyong mga pagpipilian. A. Hinuli siya ng pulis. B. Nahuli siya sa klase at hindi siya nakapasa sa pagsusulit. C. Nagamit niya ang inimpok sa pangangailangang gamit. D. Nakapila si Maris at naging maayos ang pagbili niya. E. Guminhawa ang buhay ni na Ruben. Bilang isa, inimpok ni Vivian ang mga sobrang baon niya. Dumating ang sandaling kulang ang pambili ng kanyang mga gamit. Ang tamang sagot ay C. Bilang dalawa, maghapong naglaro si Benny, bago matulog ay nanood pa siya ng telebisyon. Tanghali na rin siyang nagising. May pagsusulit siya sa araw na iyon. Ang tamang sagot ay B. Bilang tatlo, may bibilhin si Maris sa kanilang kantina. Nakita niyang maraming bumibili, inisip niyang sumingit, ngunit nakita niya ang karatulang pumila ng maayos. Ang tamang sagot ay D. Bilang apat, may bababang pasahero kaya't inihinto ni Alan ang kanyang jeep. Pinituhan siya ng pulis. Lumapit ito sa kanya. Ang tamang sagot ay A. Bilang lima, nagtiyaga si Ruben sa pag-aaral kahit na sila ay naghihirap sa buhay. Itinaguyod siya ng kanyang mga magulang hanggang sa makatapos ng kolehiyo. Natanggap agad siya sa trabaho. Ang tamang sagot ay E. Basahin natin ang pag-uusap ng mga bata. Laarni, alam mo ba na ang pag-uulat ay isang pagpapahayag na maaaring pasalita o pasulat ng iba't ibang kaalaman? Ito ay bunga ng pagmamasid sa mga pangyayari sa pamayanan sa mga bagay-bagay. Salamat dyan sa karagdagang kaalaman. Mahalaga rin ang pagpili ng kawili-wiling paksa para sa nakikinig o mambabasa. Kasunod nito ang maayos na pagbuo ng balangkas upang mailahad ng malinaw ang mga impormasyong naobserbahan. Maraming salamat sa inyo, John at Laarni. Sa pagbibigay pala ng ulat ay mahalaga na magamit ang mga pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahulugan sa mga kausap, mambabasa at tagapakinig. Gawain isa, basahin ang usapan sa ibaba. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
Narito ang sitwasyon. Nagkaroon ng pulong ang mga mag-aaral kasama ang tagapagsalita ng DENR o Department of Environment and Natural Resources upang ipaliwanag ang kalagayan ng kapaligiran. Mag-aaral, bakit po kakaunti na lamang ang ating mga kagubatan ngayon, hindi katulad noon? Tagapagsalita, kakaunti ang mga kagubatan sa ating bansa ngayon dahil sa mga gawain ng mga tao, ang pagpuputol ng mga puno at pagtatayo ng mga gusali ang naging dahilan ng pagkaubos nito. Bilang isa, mula sa usapan, anong impormasyon ang maaaring makuha? Kakaunti ang kagubatan dahil sa pagputol ng puno at pagtatayo ng gusali. Bilang dalawa, paano inilahad ang impormasyon tungkol sa pagkasira ng kagubatan? Pagbibigay ng obserbasyon at pangyayari. Magaling! Gawain dalawa, basahin at unawain ang sitwasyon. Sagutin ang mga tanong sa sumusunod na pahina. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Galing sa tindahan si Terry, may nakasalubong siyang marungis na bata. Kasakasama ang kanyang maliit na kapatid. Ilang araw na silang hindi kumakain. Bilang isa, sino ang nanggaling sa tindahan? Ang galing sa tindahan ay si Terry. Bilang dalawa, ano ang nangyari sa magkapatid? Ilang araw na silang hindi kumakain? Bilang tatlo, sa iyong palagay, ano kaya ang gagawin ni Terry? Ibibigay ni Terry ang kanyang binili. Mahusay! Gawain tatlo. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Magbigay ng tatlong tanong sa bawat larawan. Gamitin ang mga salitang pananong na nasa kahon. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Mayroon kayong isang minuto para ito ay gawin. Gawain 4. Basahin ng malakas ang teksto, bumuo ng 5 tanong tungkol dito. Gamitin ang mga salitang pananong sa sumusunod na pahina. Pagkatapos ng teksto, gawin ito sa iyong sagutang papel. May mga tungkulin na dapat gampanan ang isang batang tulad mo sa paaralan, tahanan at pamayanan. Ang sumusunod ay tungkulin sa tahanan.
Una, sumunod sa utos ng mga magulang. Iayos at iligpit ang mga laruan pagkatapos maglaro. Dagdag pa rito, magpaalam sa mga magulang kung aalis. Tumulong sa mga gawaing bahay at igalang ang mga magulang at kasama sa bahay. Tungkulin ng mga bata sa paaralan na makinig sa guro. Gumawa ng takdang aralin, sumunod sa mga alintuntunin tulad ng pagsusuot ng uniforme, paggalang sa watawat at pagpasok sa tamang oras. Sa pamayanan, ang tungkulin naman ay pagsunod sa batas trapiko, pakikiisa sa mga proyekto ng pamayanan tulad ng pagpapanatiling malinis sa nasasakupan at maayos na pakikipagsundo sa mga kapitbahay. Mahalagang isagawa ang mga nabanggit na mga tungkulin para sa ikabubuti ng mga bata. Maayos silang lalaking may respeto at may pagmamahal sa sarili, sa mga magulang at sa kanilang bayan. Ngayon naman ay maaari na kayong gumawa ng tanong gamit ang mga panghalip pananong na ano, sino, kailan, paano at bakit. Mayroon kayong isang minuto para ito ay gawin. Gawain 5. Pagmasdan ang mga nasa larawan. Bumuo ng isang pangungusap sa bawat larawan na maglalahad o mag-uulat ng iyong naoobserbahan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Mayroon kayong isang minuto para ito ay gawin. Gawain 6. Basahin at unawain ang mga salaysay o pangyayari na makikita sa Hanay A. Pagkatapos, bumuo ng tanong ukol dito at isulat sa Hanay B. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang Hanay A, mga salaysay o pangyayari. Bilang isa, nakita ni Chris ang bata. Bilang dalawa, pumunta ang mag-anak sa simbahan. Bilang tatlo, umalis siya kaninang umaga. Bilang apat, kinuha niya ang susi sa mesa. Bilang lima, papasok siya sa silid kaya kinuha niya ang susi. Mayroon kayong isang minuto para ito ay gawin.
tandaan, ang mga payak na pangungusap ay nagbibigay impormasyon makatutulong magpaliwanag tungkol sa nasaksihan o nakitang pangyayari. Halimbawa, mula sa usapan, ang mga tao ay nagpuputol ng mga puno. Sila ay nagpapatayo ng mga gusali sa mga kagubatan. Pagtataya, buuin ang talata sa ibaba, piliin sa kahon ang sagot. Gawin ito sa iyong sagotang papel. Narito ang inyong mga pagpipilian. Balangkas, pasalita, paksa, pag-uulat, buod. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Ang pag-uulat ay isang pagpapahayag na maaaring pasalita o pasulat ng iba't ibang kaalaman. Ito ay bunga ng pagmamasid sa mga pangyayari sa pamayanan sa mga bagay-bagay. Mahalaga rin ang pagpili ng kawili-wiling paksa para sa nakikinig o mambabasa. Kasunod nito ang maayos na pagbuo ng balangkas upang mailahad ng malinaw ang mga impormasyong na obserbahan. Mahusay! Karagdagang gawain, gumawa ng isang slogan na makapag-uulat ng mga naobserbahang pangyayari sa pamayanan. Gawing gabay ang pamantayan sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!